some same thing that they had to produce. I just bought a new one, this is a one pump. God, I do you, my father, so she says. Thank you.
Ginawa
ng sino mang bigay ay gagawin pala ibabalik. Pero sa pagkaw na mga pagkatapos ng ibigay niya ito, iba na yun. Pero sa pagkaw na mga ating panamalan ng paratay ay ito yung kahalagahan ng buhay na walang hanta. Na hindi natin pa makinapang alam-alam kay Jesus at sa kanyang mabuting balita. At ito mong higit sa lahat ay sa panawagan o sa mga naglilingkod, lalo-lalo sa mga nagnanais pumasok sa buhay kung saan lalo na kung saan ay ipinagkakaroon ang kanyang sarili para naman po sa inyo na kung saan ay mga layo ay ang panayo na kung saan ay hindi naman ito na hinihingin sa ito. Pero nakapagawa ang aming kinisipan ito, hindi katulad po ng pangkayang hinihingin sa mga nagpapalik o sa mga mapasok buhay ko sa plato. Yung total detachment sa magulang, sa mga kapatid, ang kaya kabahagi o dito yung hindi pag-aasama at pagkakaroon ng mga suplin. Pero maaari rin yung naman sa ano ay may maaari ng deber yung mga nananais na naglilingkod sa Diyos na ano yung kanyang pamantayan. May mga pagkakaroon sa inyong mamahal sa buhay. Pero hindi naman ang lugar na ito ay kakalimutan ninyo yung inyong mamahal sa buhay. Pero sa lahat na yung bagong ipakita na ito ay isang kawalan na bagay sapagkat ito po ay para naman sa paglilingkod natin sa Diyos. Bahagi nyo ng pag-iwas na kumpusin nga po ay doon higit na makikita ninyo yung kahalagahan na pagkamahala sa inyong pamilya dahil kayo ay nilingkod sa Diyos. Mas pakikita nyo ngayon na yung panahon na ilalagay mo sa iyong pamilya ay higit na makaulugan kasi hindi mong panahon na yung inigalagay mo para sa paglilingkod sa Diyos. Pagkakaroon mo hindi mo natin makita na ito ay kaagaw. Pagkakaroon mo isa ng mga nagsasabi na sa inyong pamilya ang gawa ng paglilingkod ninyo sa simbahan. Mali ho. Hindi nito ganun ang klase ng pagkaunawa. Hindi na mo lugar ang lalagay ng lilingkod sa pamilya. Hindi na kayo paglilingkod sa inyong dahil kayo nilingkod sa simbahan ng lugar, hindi na kayo paglilingkod sa inyong pamilya. Kundi mo sana kayo makita ninyo yung higit na pag-iwas na lalo na magiging productive yung panahon na ilalagay mo ninyo sa simbahan at sa pamilya. Komisyon na po ay higit din makatutulong kung yung mismo yung mga miyembro ng pamilya ay naglilingkod sa simbahan, ay di wala rin naman ako na nawawala. Yung panahon na kasama ang pamilya kasi magkasama rin siya naglilingkod sa simbahan.
Pero yun po naman ang kuha natin kalitapan na huwag natin katao na yung pagbigay ko sa simbahan aagawin ang panahon na para sa pamilya. Kahit po yung simbahan ay hindi mag-iisip ng ganoon na kayo nagbigay ko sa simbahan nagagawa mo ay kukulit sa inyong pamilya, hindi rin ang pwede. Kaya po, bahagi ako ng mahalala ng mga nag-ibigilis ko sa Holy Communion, ang ginagawa ko natin ngayon ang pinapimirma yung mga may asawa, yung kanilang asawa, na pinapayagan nila na ito ay maglingkod sa simbahan. Kasi, magkasama ko nito. Hindi yung pwede na kung saan yung mga kahimbalayon. At kung talaga nakikita po natin yung kahalagaan ng ating pagdino sa sumpahan, ay lalo nung pinag-ayawin yung panahon para sa pamilya. Pero hindi po yung pangunahing pamantayan na binibili ng pangunahing na sa pagbibig ko dito kay Jesus, asa na kapahayin ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, ay anumang bagay na nawala sa iyo, kahit na yung tinutuloy natin na napakahalaga para sa atin, ay ano, ay maliwanag ng pinayo ng na kanyang ibabalik. Alam niyo kung utusin na magkakayang kasi isang bansa na kung saan hindi persecuted. Para po sa mga bansa na persecuted, mas matindi po yung hamon. Kasi talaga, matindi talaga yung buhay ng pinag ginumuhis. Ayaw po. Hindi pa tayo gano'n na makita. Bagaman po yung dalawa natin sa ay mga martir. Pero ito pong dalawa natin sa akin na naging martir, eh, hindi po natin karanasan ng kalimitan ng mga mananampalataya sa Pilipinas. Hindi po ito yung common natin experience na inuusin. Sila yung inuusin because pumunta sila sa ibang iba. Sa Pilipinas, maraming wala mo na yung story na inuusin ng mga Kristiyano. Wala na sa pagkariporto. Kaya, hindi pa ganun katindi yung bahagay ng pagkilos na kung tusin mo ay mas makikili sa mga tubaga kung saan talagang inumusik ang tao. At talagang makita ko na sinusulog ang bahay. Pinamatay. Bakit gawa? Gawa ng mga Kristiyano. Hindi ka nila katulad sa pananampalataya. Kaya, iba pa sila ang ano natin. Pero sa ito, ay lalo tayo matibay. Alam niyo sa Vietnam, nung ako yung nagkaroon ko sa Vietnam, doon marami silang sarayan. Sarayan ng mga partid. Bagaman po may mga sanong sila, hindi na ko dalawa. Direktuhan ang taas ng mga sanong, ang mga sanong pangalan ng partid. Pero maliban po, marami pa rin ang mga martir na naging bahagi ng istorya ng kanilang pananampalataya. Ay makita po natin na kung saan ay yun talaga, kung judge in something, ang simbahan na inuusin. Huwag na ako namin yung pagbahagi ko, ipapangoy yung tinatawag ng ISIS.
Sayang mo ang lusin pa, sabi ng isang pari. Tayo ay a pamper church. Tayo si Pahang Pinibaby. Hindi tayo ang persecuted church. Wala pa po tayo sa level ng persecution. Pero kahit ako sana wala tayo sa level ng persecution, eh no, magbigay tayo ng panahon. Nanawag tayo lang ako na mawala. Alang-alang kay Jesus. Alang-alang sa mabuting balita ni Jesus. Mother, I don't want to talk about it.
As we offer you the sacrifice of praise, O Lord, we ask that the example of St. Philip, we may always keep ourselves cheerfully for the glory of your name and the service of our neighbor. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for us on the festival of St. Philip, you bid your church to rejoice. So do you spread and honor the example of his own life. Please serve by his words of preaching, and take your sin in answer to his prayers. And so with our company of angels and saints, we seek the help of your prayers, as without them, we Jesus Christ.
deity of our spirit, our Lord and our ancestors, forever and ever. Thank you.
Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper. Na ipagkaloob ang aming mga kalusugan, kaluluwa
dalawa.